Iyak daw ng iyak yung biyanan kong babae nung malaman na may tiket na kami papuntang Dubai, eka ng asawa ko. Siguro kasi mamimiss nila yung mga bata, lalo na yung mga anak ko, diba, laging ando sa baba. At siguro, syempre, kasama na rin ako doon, diba, kahit na madalang ako pumunta doon sa kanila, ay siguro kahit papano ay mamimiss naman nila ako. At saka sa totoo lang kasi, sa tagal ko na dito sa Pakistan, na halos 2 taon na ako dito, ay wala pa naman nangyari na nagkasagutan kami ng mga biyanan ko. Kahit sa mga bayaw at hipag ko, wala pa talaga ako nakagalit kahit sa mga bilas ko. As in, wala akong nakagalit sa kanila, kaya sa pagtira ko dito sa Pakistan ay naging maayos naman lahat hanggang sa pag-alis ko. Wala rin naman ako sinasabi na wala akong hindi nagustuhan dito sa Pakistan. Sa totoo lang, mayroon din ako mga ayaw, mayroon ako mga hindi nagustuhan, pero hindi ko sila dinidirekta na sabihan. Ang kinakausap ko, yung asawa ko, parang asawa ko ang magpapaliwanag sa kanila na ganito si Amna, ayaw niya ng ganito, hindi siya Pakistani. At ayun, nakikinig naman sila sa asawa ko kasi nga, pag kinausap naman sila na asawa ko ay sa mahinahon na paraan. At saka kahit papano naman siguro para sa akin ay naging mabuti naman ako sa kanila. Kahit na palagi ako nag-iisa, hindi ako palagi nakikiharap sa kanila, ay para sa akin ay naging mabuti naman ako sa kanila. At saka ang kinatutuwa lang siguro sa akin ang biyanan ko kasi nga hindi talaga ako madamot. Yan talaga ako, hindi ako madamot. Pag lumalabas ako, kunwari bumibili ko ng mga prutas, ganyan, mga drinks, lagi ko silang ibinibili din. Lagi silang may parte pagka lumalabas ako at bumibili ako. At saka pagka naramdaman ko o nalaman ko na wala ng pera yung biyanan ko, ay kusa ako nagbibigay ng pera sa kanila. Kakunwari, dumating na yung sahod ko o kaya binigyan ako ng allowance na asawa ko, ay talagang inililibre ko sila, pati mga bata. Pagka dumadating dito yung mga anak ng hipag ko, ganyan, mga bayaw ko, binibigyan ko talaga sila ng pera, as in lahat sila. Saka para sa akin talaga, malaking bagay talaga yung hindi ako nakakaintindi ng salita nila. Siguro, yan talaga ang isa sa malaking dahilan kung bakit naging maayos yung pagtira ko dito. Kasi nga, pagka hindi ko alam yung salita nila, ganyan, walang masyadong usapan. Diba? Walang mahabang usapan. Sabi nga nila, less talk, less mistake. At baka may magsabi pala, paano na yung biyanan mo? Wala na silang kasama sa bahay. Ay, wag po kayo mag-alala kasi meron pa rin silang kasama sa bahay. Yung pamangkin ng asawa ko na bata, diba, inampunan nila yon sa kanila nakatira. At saka, andito lang din yung mga bayaw ko. Dito lang malapit sa bahay namin nakatira. As in, ala pang 5 minuto lakaran, andito na sila. At palagi rin sila rito, halos araw-araw, umaga, tanghali, gabi, halos andito rin sila. Kaya huwag kayong mag-alala. At saka next year nga, ay papakasal na namin yung bayaw ko para may kasama na sila sa bahay. Ito na nga lang yung bayaw ko na wala pang asawa. Lahat na sila may asawa na. Ito na lang bayaw ko ang wala pang asawa. Kaya huling ipapakasal nato ng asawa ko. Nakaraan nga, ay sinama ko ng biyanan ko para tingnan namin yung mapapangasawa ng bayaw ko. At ayun nga, maganda naman siya talaga. Maganda, wala akong masabi sa ganda niya. Maputi, matangos ilong, maliit ang labi, maganda mata. Maganda talaga, matangkad pang babae. Kaya agad-agad nga, minessage ko asawa ko na pasado. Sabi ko, maganda nga yung babae kasi gusto ko talaga maganda, mabait. Kasi nga maganda, syempre para makute-cute ba yung mga pamangkin, diba? At baka may magsabi pala, bakit kayo ang pumipili ng mapapangasawa ng bayaw mo? Ganun talaga dito, uso dito ang arranged marriage. Saka sa Islam kasi, bawal talaga ang boyfriend, girlfriend. Mayroon lang talaga mga pasaway, pero ang bayaw ko kasi talaga ay hindi siya nagpapasaway. Ang sinasabi niya ay kung sino ang mapili na amin, ay yun na ang pakakasalan niya. Pero syempre, kailangan pa rin niyang makita muna picture. Nung una pala, hindi ko pa nakikita yung babae kasi hindi pa namin pinupuntahan. Pero may picture na sila. Kaya sabi sa asawa ko, isend mo nga sa akin. Nagtatawa na may magkapatid sa Dubai, yung asawa ko sa kabayaw ko. Kasi nga, yung do picture sa kanila ay puro filter. Pero nung nakita ko naman sa personal, ay ang ganda talaga ng babae kahit na walang makeup. Pero syempre, lalong gumanda talaga nung nakita ko na naka-makeup. Nagmukhang Barbie eh, sado ganda talaga. Kaya sa isip-isip ko, ay hindi nalugi bayaw ko kasi ang ganda-ganda talaga ng babae. Pero alam niyo kasi ang bayaw ko, mabait din yan. Saka tinatanong ko yan, sabi ko, pag mag-asawa ka ba, mahigpit ka rin sa asawa mo? Sabi niya, hindi, sabi niya. Kasi siguro nakikita niya lagi kay Adil. At yan lamang ang kwento ko for today's video, mga kapanay. Maraming salamat pala sa lahat ng palaging nanonood sa aking mga video. Yung simula umpisa hanggang dulo, talagang pinapanood nila. At hindi sila nag-i-skip talaga ng ads para kahit papano makatulong daw sa akin. Sobrang maraming salamat po sa inyong lahat.